mga balitang kinalap at tinagi ng mga Agila correspondent sa iba't ibang panig ng bansa. Pinakamalakas na puwersa, pinakamabilis na impormasyon. Dahil sa bawat bayan, may Agila. Buenas tardes sa mga Chabacano na imbag nga malem, sa mga Ilocano, marhay na hapon sa Indugabos, sa mga Bicolano at maradhaw na hapon sa Idyutanan para sa mga Surigaonon. Magandang hapon Pilipinas, narito na ang mga pangunahing balita mula sa iba't ibang lalawigan, hatid ng ating mga Agila correspondent sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa ating headlines. Bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Tarlac, umabot na sa 571. Preventive measures installation laban sa COVID-19 isinagawa sa Zamboanga del Sur Maritime Police Station. Mahigit 7 milyong piso na halaga ng ilegal na droga na sabat sa PNP operation sa Laguna. Mga ipinagmamalaking craft, artwork at mga katutubong produkto na ibinida sa isang mall dinagsa ng mga mamimili sa Benguet. Sa detalye ng ating mga balita, nagpositibo sa COVID-19 sa Tarlac umabot na sa 571 ayon sa Department of Health. Si Sir Buladadi sa detalye. Umabot na sa bilang na higit sa 591 ang mga nagpositibo o nahawahan ng COVID-19 at higit 436 naman ang total recoveries sa lalawigan ng Tarlac ayon sa Department of Health. Samantalang nasa bilang na 3,383 ang mga nagnegatibo sa ginawang swab testing at 400 pa ang hinihintay ang resulta ng swab test. Nasa 131 naman ang may active cases at umabot na sa bilang na 25 ang mga nasawi. Sa bilang ng mga nagpositibo sa virus, nangunguna ang Tarlac City na may 201 cases. Pangalawa naman ang Bayan ng Concepcion na may bilang na 143 at pumapangatlo ang Capas na may 53. Patuloy naman na nagpapaalala si Tarlac Governor Susan Yap at mga kasamang bumubuo ng Tarlac Interagency Task Force sa mga mamamayan ng nasabing lalawigan na mahigpit pa rin sundin ang mga health protocols para hindi na maragdagan pa ang bilang ng mga tinatamaan ng nasabing virus. Kasama si na Fred Pastor, Ronald Alborote at Jun Santiago, ako si Sir Bulanadi. We live in interesting times. Samantala, nakapagtala ang Bislig City, Surigao del Sur ng isang panibagong kaso ng COVID-19, 17 recoveries at isa ang nasawi. Si Monet Laresma sa detalye. Dahil sa local transmission sa lungsod ng Bislig, nakapagtala na naman ng isang panibagong kaso ng COVID-19 ang lungsod. Alinsabay nito, nakapagtala rin ng isang new death at 17 new recoveries. Ngayon, ang lungsod ay mayroong 176 na bilang ng positibo, 47 na active cases, total of 112 recoveries at 16 cumulative deaths. Patuloy na ipinapaalala ng lokal na pamahalaan na sundin ang mga pamantayan sa kalusugan at health protocols, ang pagsuot ng face shield at face mask kung lalabas ng bahay. Mula dito sa Bislig City, para sa Eagle News, Monet Laresma, we live in interesting times. Nadagdagan ng 21 ang nagpositibo sa COVID-19 ng Misamis Oriental, si Laura Pobadora sa detalye. Sa kasalukuyan, ang Misamis Oriental ay nakapagtala ng 21 mga bagong kaso na nagpositibo sa COVID-19. 20 nito ay local transmission na kaso at isang authorized person outside residence o apor. Ang kabuang bilang ng kumpirmado sa kaso ng lalawigan ay umabot na sa 670. Ang aktibo nito ay 376. Ang naka-recover ay 289 at ang patay ay 5. Ang pangunahing ugali ay laging pinaka-importante tulad ng paghuhugas palagi ng kamay, pagsuot palagi ng face mask kasama ang face shield at umiwas palagi sa mga matataong lugar. Palaging tandaan
na ang bawat isa ay may bahagi para di kumalat ang virus. Para sa Eagle News, Laura Pubadora, we live in interesting times. 15 panibagong COVID-19 recoveries muling na itala sa San Jose del Monte, Bulacan. Samantala, sa Bayang Patak kontra Polio isinagawa sa lungsod. Si Ayana Vane Riel sa detalye. 15 panibagong COVID-19 recoveries ang muling na itala sa lungsod ng San Jose del Monte. Ayon sa Public Information Office ng lungsod, ang mga gumaling ay mula sa Barangay Francisco Homes Nara, Francisco Homes Yakal, Santo Cristo, Minuyan Proper, Citrus, Santo Niño, Minuyan 5, Santo Niño 1, Graceville, San Rafael 1, at Barangay San Isidro. Sa kabuuan ay may 1,226 ang bilang ng recovery sa lungsod. 956 dito ay mula sa District 1 at 270 ay mula sa District 2. Apat naman ang naitalang bagong kumpirmadong kaso na mula naman sa Barangay Muzon, Santa Cruz at Francisco Homes Nara. 1,409 na ang naging kabuuang confirmed cases sa lungsod. 1,097 dito ay mula sa District 1 at 312 naman ay mula sa District 2. Mula Lunes hanggang kasalukuyan ay mas lamang na ang bilang ng mga recoveries kumpara sa mga panibagong nagpo-positibo sa COVID-19 sa lungsod. Bagamat patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID-19 sa lungsod at hindi pa tuluyang nakakahanap ng lunas o bakuna laban sa COVID-19, ay hindi pa rin nagpakampante at binaliwala ito ng pamalang lungsod at mahigpit pa rin ipinatutupad ang minimum health protocols. Patuloy na hinihingi ng pamalang lungsod sa mga San Joseño ang pakikisa sa mga ipinatutupad na alituntunin ng pamalang lungsod ng San Jose del Monte at San Jose del Monte Task Force o ERID. Napairali ng disiplina at pag-iingat hindi lamang para sa sarili kundi lalo't higit para sa mga mahal sa buhay. Sa kabila naman ng banta ng COVID-19, 65,429 o katumbas ng 96.05% vaccination coverage sa lungsod ang nabakunahan kontra polio ng mga kabataan na wala pang 5 taong gulang. Ito ay sa pagsisikap na isinakatuparan ng pamalaang lungsod ng San Jose del Monte at ng mga bumubuo ng San Jose del Monte City Health Office. At bilang pakikiisa sa ginanap na sa Bayang Patak kontra Polio ay sinusuyod ng mga kawani ng City Health Centers maging ang mga liblib at pinakamalalayong bahagi ng lungsod upang mabigyan ng bakuna kontra polio ang lahat ng mga batang wala pang 5 taong gulang. Para sa Eagle News, Ayana Vane Riel and we live in interesting times. COVID-19 free na ang bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito'y matapos magka-recover ang huling nagpositibo sa nasabing lugar. Si Iris Faith Flores sa detalye. Makalipas ang 2 linggo ng huling makapagtala ng pangalawang kaso ng COVID-19 ang munisipalidad ng Hinatuan, maligaya nilang inanunsyo sa publiko na COVID-19 free na ang kanilang lugar. Ayon sa Local Government Unit o LGU ng Hinatuan, fully recovered na ang huling nagpositibong residente at sa mga nakarang araw ay wala pa rin na itatalang may COVID-19. Ginagawaan niya ng lokal na pamahalaan ang mga posibleng precaution upang maiwasan ng COVID-19. Pinapaalalahanan pa rin nila ang publiko na sundin ang mga health and safety protocols gaya ng proper coughing etiquette, social distancing, paghugas ng kamay at pagsuot ng face mask at face shield. Mula dito sa Hinatuan, Surigao del Sur, para sa Eagle News, Irish Faith Chorus. We live in interesting times. Isinailalim sa granular lockdown ang ilang lugar sa Surigao City. Si Habes Juanite sa detalye. Sa bisa ng Executive Order No. 59 na inisyu ni Mayor Ernesto U. Matugas Jr., isinailalim sa granular lockdown ang ilang purok ng mga barangay sa lungsod ng Surigao dahil sa tumataas na bilang ng nagpositibo sa COVID-19 dulot ng local transmission sa lungsod. 13 barangays ang may nagtalaga ng mga nagpositibo. Ipinatutupad ang perimeter limitation sa pag-lockdown, mismong sa purok na kung saan ang bahay ng nagpositibo at kapitbahay para hindi mahirap sa malalayo ang paglabas-pasok sa kanilang lugar.
Nagpadala na ng food packs ang lokal na pamahalaan ng Surigao sa mga na-lockdown dahil mahigpit ang pagpapatupad na walang pwedeng lumabas ng bahay maliban sa frontliners. Patuloy din ang pagmonitor sa lugar para sa maayos na pagpapatupad sa nasabing executive order na matatapos sa October 29. Mula dito sa Surigao del Norte, para sa Eagle News, Javi Suanite, we live in interesting times. City of Ilagan ibinalik sa enhanced community quarantine bilang hakbang ng City Interagency Task Force laban sa dumaraming bilang ng COVID-19 sa nasabing syudad. Si Erwin Temperante sa detalye. Matapos ang 10 araw na modified enhanced community quarantine na ipinatupad sa buong lungsod ng Ilagan, napagkasunduan ng City Interagency Task Force ang pagsasailalim sa enhanced community quarantine o ECQ ng buong lungsod bilang hakbang laban sa posibleng pagdami pa ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa syudad. Sunod-sunod ang naging bilang ng tinamaan ng sakit na COVID sa lungsod, kung kaya't unang isinailalim ang ilang barangay sa localized lockdown. Lumalabas sa positivity rate sa swab test ratio ng lungsod. Isa sa bawat anim na sumasailalim sa test ang nagpo-positibo sa COVID. Bunsod nito, muling isinailalim sa ECQ ang buong syudad. We have to do what we are compelled to do. We will take this again seriously. We will deal with you again seriously. Tulad nung anong ginawa natin nung nag-ECQ po tayo, nang total lockdown po tayo. Napakaganda. Zero po ang ating positivity rito sa Ilagan. This is my 9th time to give you warning. And now the time for our tolerance will end. We will see to it that you will be given kung sino'y matitigas the dose that you need to follow the strict government orders. Layo ng nasabing balik ECQ na pansamantalang limitahan ang kilos ng mga residente, aminadong lokal na pamahalaan na may ilang matitigas ang ulo at ayaw sumunod sa health protocol kung kaya't biglang lumobo ang bilang ng kaso sa Ilagan. Pinag-aaralan namin ang sanhi ng paglaganap nito kasama ko ang mga konseho, at ang aming nakita ay ang patuloy na pagsuway ng mga contacts na inatasang mag-strict home quarantine. Mga naswab na balik sa kanilang mga dating gawi habang naghihintay ng kanilang mga resulta, at ang patuloy na paglalakbay ng mga taong may exposure sa positibong pasyente, tumatakas sa gabi upang pumunta sa ibang mga barangay. Kaugnay nito, inatasan ng pulong lungsod ang PNP na hulihin ang mga lumalabag sa health measures na ipinatutupad sa panahon ng ECQ. Kasama sa utos ng pulong lungsod, sa lahat ng barangay chairman na gawing isa lamang ang entry at exit point sa kani-kanilang lugar, at higpitan ang pagbibigay ng entry at exit pass. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na makararating ang tulong na ayuda sa lahat ng 72 barangay sa Ilagan. Pakiusap naman ng lokal na pamahalaan, makipagtulungan ang bawat residente at maging disiplinado at sumunod sa mga ipinaiiral na tuntunin sa usapin ng health protocol kaugnay sa COVID pandemic. Mula sa City of Ilagan, Isabela, para sa Eagle News, Erwin Temperante. We live in interesting times. Inalis ng ipinatupad na enhanced preventive measure for COVID-19 sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Si Jennifer Partosa sa detalye. Binawi na ngayon ng pamahalaang panlalawigan ng Tawi-Tawi ang mahigpit na protocol na ipinatutupad laban sa COVID-19. Ngunit kinakailangan pa rin sumunod sa protocol na ipinatutupad ng pamahalaan upang maiwasan ang pagkalat ng virus sa kanilang lugar. Bagamat binawi na ang mahigpit na pagpapatupad laban sa COVID-19, kinakailangan pa rin ng sertipiko ng Medical at Travel Authority sa pagpasok sa Tawi-Tawi na inisyo ng Local Health Unit at Task Force COVID-19. At lagi tayong manatili sa bahay natin upang maiwasan ang kumakalat na sakit. Mula sa Zamboanga City, Jennifer Partosa, we live in interesting times. Ang iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Malalayong lugar ang kanilang narating para maghanap buhay. Tulungan ang pamilyang iniwan sa sariling bayan. Yan ang ating mga overseas Filipino worker. Pero dahil sa di pangkaraniwang pangyayaring hatid ay krisis, may ilan sa kanilang nagpasyang umuwi.
pinagyaman ang sariling lupain, nagtayo ng negosyo na kasama sa puhunan ang sipag at tiyaga. Ang mga OFW, maraming sakripisyo, ninanais maging kapaki-pakinabang maging sa kanilang pagbabalik bansa. Sapagkat ang ating mga bagong bayani, Pilipino pa rin sa puso at damdamin. It says the best defense is still containment. We are in uncharted territory. I don't want to call you king. If I want to 100%. I'm back. I'm going to go sanctioning. Sa ating mga balita, mahigpit na ipinapatupad ng mga otoridad sa Lanao del Norte ang guidelines ng Department of Health at ang Seguridad. Sa Richard de la Cruz, sa detalye. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagpositive sa COVID-19 pandemic sa Northern Mindanao, sa probinsya ng Lanao del Norte, mahigpit na pinapatupad ni Police Colonel Arulindo Macahilo Sugilon ang guidelines at seguridad. Sa port ng Mucas, Lanao del Norte, dumadaan sa inspeksyon ang lahat ng papasok at palabas. Kailangan na sunod ang guidelines para maiwasan ang hawaan ng COVID-19. Maging sa mga lugar ng probinsya ng Lanao del Norte na apektado ng COVID-19 pandemic, 24/7 ang checkpoint at pagbabantay ng kapulisan dahil sa pansamantalang lockdown at para matulukan na ang local transmission ng COVID-19. Patuloy din ang kampanya ng mga pulis sa pagkikipagtulungan ng Department of Health at local government. Kaya patuloy na address ng mga pulis ang seguridad sa pamamagitan ng pulis ang naging halimbawa sa pagsunod sa guidelines. Regarding sa guidelines natin ng seguridad na pinapatupad, continue naman tayo, sunod-sunod natin yung mga guidelines, lalo na sa yung guidelines natin sa IETF because of this pandemic. So, pinapatupad natin yung mga guidelines nila, health protocol, coordination with the LGO, the Provincial Health Office, with regard to contact tracing, para maiwasan natin or ma-minimize natin yung outbreak ng virus. Para sa Eagle News, Richard de la Cruz, we live in interesting times. Isinagawa sa Zamboanga del Sur Maritime Police Station ang preventive measures installation laban sa COVID-19. Si Heidi Yanez sa detalye. Bilang pagsunod sa Executive Order No. 64-Series of 2020 na pinirmahan noong 8 ng Oktubre sa taong ito sa siyudad ng Pagadian, isinagawa ng Zamboanga del Sur Maritime Police Station ang paglalagay ng mga preventive measures upang maiwasan ang COVID-19. Ang ipinatupad na Executive Order ay ukol sa pagsusuot ng face shield sa lahat ng pampublikong transportasyon, pinapasukang trabaho at lahat ng pampublikong lugar katulad na lamang ng padalan, mga mall, supermarket, public market at sa mga lugar na pagdadausan ng mga pagtitipon.
Kaya naman upang maprotektahan ang kanilang mga tauhan at mga bisita sa kanilang istasyon, patuloy ang pakikiisa ng Zamboanga del Sur Maritime Police sa pagpapatupad ng mga mabibisang paraan katulad ng paglalagay ng no face mask, no face shield, no entry at paglalagay ng plastic cover. Patuloy din ang panawagan ng pamahalaang lungsod na sundin ang mga ipinapasunod na mga preventive measures upang maiwasan ang nasabing pandemya. Para sa Eagle News, Heidi Anyes, we live in interesting times. Isinagawa sa Himuog City ang emergency meeting para paigtingin pa ang seguridad ng barangay na sakop ng lungsod. Si Jaisel Nunez sa detalye. Patuloy na nadagdagan ang kaso ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Himuog City, kaya dito sa Barangay Mimbunga ay pinaigting ang seguridad dahil may naitalang 2 kaso na nagpositibo sa COVID-19. Ang punong barangay ng Mimbunga ay nagpatawag ng emergency meeting upang pag-usapan at gumawa ng aksyon para maiwasan ang pagdami ng mga magpupositibo. Isinagawa ang pagpupulong ng 17 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Barangay Hall ng Mimbunga. Itinilakay sa gayong pagpupulong ang mga sumusunod. Curfew started in 6 p.m. below 15 years old. Curfew started in 8 p.m. 16 years above. Wearing a face mask and face shield kung lalabas ng bahay. No face mask, no face shield, no entry in all buildings. Bawal ang mga pagtitipon gaya ng birthday, basketball match, video kay o anumang pagtitipon. Napag-usapan din na bawal ang mga video kay o maiingay ng mga bagay na makadudulot ng istorbo sa mga estudyanteng nag-aaral online o nagsasagot sa mga modules. Kung sino mang lalabag ay maaaring isaguni sa barangay upang maaksyonan. Sa ipinatupad na curfew hours ay exempted ang mga nagtatrabaho dahil may punto ang kanilang ginagawa, ani ni Captain Ariel G. Mosqueda. Ipinagbawal din ang mga inumin na nakakalasing. Kung sino man ang magbibigay ng alak, lalo na sa mga tenderang nagtitinda, ay maaaring makasuhan. Kung maaari ay huwag nang lalabas sa bahay kung wala namang gagawin sa labas. Nakiusap din ang kapitan ng barangay na makiisa sana ang mga residente upang maiwasan ang pagdami ng kaso ng COVID-19. Dumalo sa gayong pagpupulong na pinangunahan ni Captain Ariel J. Mosqueda, mga kagawad sa barangay, mga CVO, DHW at chairman sa bawat purok. Para sa Eagle News, Jaisel Nunez, we live in interesting times. Kapitolyo ng Pampanga nakapagtala ng halos 290 million pesos na kita mula sa sektor ng quarry sa loob ng 5 buwang quarantine. Si Juby Romero sa detalye. Sa muling pagbabalik ng sektor ng quarry sa lalawigan ng Pampanga, may kabuuang 289.6 milyong pisong kita ang naitala mula 18 ng Mayo hanggang 20 ng Setyembre buhat ng ipatupad ang quarantine sa lalawigan. Ayon kay Provincial Administrator Attorney Charlie Chua, ang 5 buwang kita ay nagdala ng 730 milyong piso sa kabuuang koleksyon ng quarry sa ilalim ni Governor Dennis Delta Pineda mula buwan ng Hulyo noong nakaraang taon hanggang buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. Walang naitalang kita ang Kapitolyo mula 20 ng Marso hanggang 17 ng Mayo nang masuspinde ang operasyon ng mga di-metal na mineral alinsunod sa pagsasailalim sa Pampanga sa Enhanced Community Quarantine at Modified ECQ. Kaya naman ayon kay Attorney Chua, malaki ang naging bahagi ng sektor ng quarry sa lokal na kita ng Kapitolyo. Lubos na nagpapasalamat si Governor Delta sa mga quarry operator at holder para sa kanilang suporta sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis at bayarina siyang nagagamit bilang pagtugon sa COVID-19 at regular na programa at proyekto. Mula rito sa Angeles City, Jovi Romero para sa Eagle News. We live in interesting times. Inilunsad ang Agent Banking Partnership sa Zamboanga del Sur. Si Eric Bachelier sa detalye. Sa pagpapatupad ng minimum health standard sa gitna ng pandemya ay pinakamahalaga lalo na ang social distancing sa mga pampublikong lugar. Kaya naman kahit sa mga pag-withdraw ng kanilang pera sa ATM, bibigyan rin ito ng pansin dahil hindi maiiwasan ang pagdagsa ng mga tao, lalo na kung releasing sa 4-piece. Hinahanapan ito ng solusyon ng pamalang panlalawigan kung saan mas mapadali at mas makakatipid rin ang mga 4-piece beneficiary.
dahil gagawin na lang ang cash out sa kinikanilang barangay. Ang ating nabutihin governor ng Zamboanga del Sur, si Governor Victorio, ay nakita ang hirap ng sitwasyon ng ating mga POPIS beneficiaries. Lalo-lalo na ngayon na may pandemya tayo na kapila ng halos 4 o 5 oras sa isang bangko. Nakita natin na wala ng social distancing. Gunawa ito ng paraan, no, para mas mapadali ang transaksyon ng ating mga POPIS. Ito nga, naging agent banking partnership ng Zamboanga del Sur. May mga gadget na itinom over yung ating land bank sa ating probinsya at may kakibat itong resibo na ang ating mga tauhan sa Treasurer's Office ng ating probinsya ay siya na mismo ang pupunta doon sa mga barangay at sa mga munisipyo, no, para mas mapadali ang transaksyon. Mayroon lamang itatakdang petsa para sa pagkuha ng kanilang ayuda mula sa DSWD kung saan ito'y gagawin sa buong Zamboanga del Sur. Para sa Igilos, Eric Bachelier, we live in interesting times. Nagpanukala ng bagong proseso ang Land Transportation Office Region 10 ng pagkuha ng student permit at driver's license. May detalye si Ira Isha de Quina. Nagsimula noong Agosto 13 taong kasalukuyan ang bagong proseso ng pagkuha ng lisensya dito sa Northern Mindanao. Ayon kay Regional Director Nelson Manaloto ng Land Transportation Office Region 10, may bagong 42 na accredited schools na LTO dito sa Region 10. At para sa gustong magkaroon ng student permit, ay kailangan muna sumailalim ng 15 hours theoretical driving course sa mga accredited driving schools na LTO. Ang theoretical driving course na ito ay may 15 oras na pag-aaral na nakapaloob sa syllabus na ituturo sa 3 araw. At pagkatapos naman ng pagkuha ng student permit, ay pwede na magkaroon ng driver's license, ngunit kailangan na itong sumailalim sa 8 hours practical driving course sa parehong mga accredited driving schools na LTO, na kung saan ang estudyante ay kailangan matuto ng pagmamaneho bago makakuha ng bagong lisensya. In 10, Northern Mindanao, meron kaming 42 na accredited driving schools sa buong region, na kung saan ay nag-offer ng theoretical driving course yung mga yan. At pagkatapos naman ng theoretical driving course, nakakuha na siya ng SP. Pagkatapos ng SP, pag magko-convert na siya into a new license, for instance, non-professional driver's license, ay meron siyang natawag na 8 hours practical driving examination. No? Kukunin din yan sa mga accredited driving schools na kung saan kailangan mag-aral na magmaneho ang estudyante. Mula rito sa LTO Region 10, ako si Ira Isha de Quina para sa Eagle News. We live in interesting times. Inilunsad sa Zamboanga del Sur ang Strategic Communications Cluster. Ito'y upang ipakalat ang impormasyon sa mga programa ng gobyerno at kontrahin ang teroristang grupo. Si Aya Jean Roseliosa sa detalye. Dinaluhan ng Philippine Information Agency Region 9 Director na si Ms. Noemi Idaga ang inilunsad ng 53rd Infantry Matapat Battalion Philippine Army na Strategic Communications Cluster sa punong tanggapan ng 53rd IB sa Camp Sabido, Gipos, Zamboanga del Sur. Ang Strategic Communications Cluster ay isa sa 12 kumpol at linya ng mga pagsisikap ng PTF-ELCAC na magsasagawa ng mga pagsisikap sa madiskarteng komunikasyon upang mabisang ipakalat ang impormasyon sa mga programa ng gobyerno at kontrahin ang pambansang propaganda ng mga komunista at teoristang grupo. Ayon sa Zamboanga del Sur PTF-ELCAC Stratcom Chairman at Provincial Information Officer na si Jesse Himang, na ang paglulunsad nito ay isang magandang pagkakataon upang maiayos ang kanilang mga plano, programa at aktibidad upang matulungan ang lalawigan na matugunan ang insurhensya. Sinabi naman ng 53rd IB Commanding Officer na si Lieutenant Colonel Joe R. Herrera na ang tungkulin ng Stratcom Cluster ay napakalaga upang tuluyang wakasan ang lokal na armadong tunggalian ng komunista. Para sa Eagle News, Aya Jean Roseliosa. We live in interesting times. Ang iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Mas
impormasyong mahalaga sa taong bayan. Patas na pagbabalita. Papakinggan ang magkabilang panig. Lilinawin ang mga isyu at kaagad na ihahatid ng objektibo. Mata ng Agila. Tumadagit ng pinakasariwang pangyayari, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula sa Eagle News Teams at sa tulong ng makabagong teknolohiya, tiyak na makakalap kaagad ang katotohanan. Para sa mas matalas, malinaw at malalimang pagbabalita, ito ang mas pinatalas na mata ng Agila. Inihahatid ng veteranong broadcast journalist na si Eli Saludar. Kasama si binibining Pilipinas Intercontinental 2019 Emma Tiglao. At pinangungunahan ng batikang mamamahayag ng bansa Vic De Leon Lima. Mata ng Agila, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito sa Net 25. Tuloy tayo sa ating mga balita. Magdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao ang bagyong Pepito. Sinorinigonia sa detalye. Ang low pressure area o LPA na nakaapekto sa Philippine Area of Responsibility o PAR at nagpaulan sa malaking bahagi ng Mindanao ay ganap ng naging bagyo na pinangalan ng Pepito. Sa forecast ng PAGASA, ang sentro nito ay inaasahan na tatama sa Luzon, ngunit ang trough nito at southwest monsoon ang siyang magpapaulan sa halos buong Mindanao ngayong araw. Ang mga lugar na maapektuhan nito ay ang sumusunod: Caraga Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Davao Region. Kaya pinag-iingat ang mga residenteng malapit sa ilog at ang mga nasa landslide prone areas. Matatandaan na kahapon ay nagkaroon ng malawakang pagbaha sa ilang lugar sa Zamboanga. Dito naman sa Davao City, nagsagawa ng close monitoring ang mga personahe sa City Disasters Risk Reduction Management Center upang maiwasan ang malaking epekto ng posibleng pagbaha at landslide sa lugar. Ngayon pa lang ay inihanda na nila ang gagawing evacuation areas at pinaalalahanan din ang mga residente na maging vigilante at kung maaari ay tumuloy muna sa mga designated evacuation centers upang makaligtas sa posibleng peligro. Mula dito sa Davao City para sa Eagle News, ako si Noreen Igonia. We live in interesting times. Nagkabitak-bitak ang ilang bahagi ng kalsada sa Zamboanga City dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Mga sasakyan na stranded. Si Raymark Ramayrat sa detalye. Daang-daang mga motorista na stranded ngayon sa kabaan ng Barangay Limpapa matapos mabitak ang kalsada dahil sa buhos ng ulan dala ng bagyong Opel. Ang kabaan ng Barangay Limpapa ang siyang entry point ng mga motorista mula sa bayang ng Sibuko, Zamboanga del Norte papunta dito sa bahagi ng Zamboanga City. Matatandaan na sa tatlong araw ng tuloy-tuloy na buhos na ulan sa buong riyon dahilan sa maturang kalamidad. Ayon sa DPWH na mabilis ang paggalaw ng lupa dahil sa buhos ng ulan dala ng nabanggit na bagyo. Mula sa Zamboanga City, para sa Eagle News, Raymond Romerat, we live interesting times. Bigla ang landslide sa Beracatanuanes nagdulot ng traffic sa mga motorista. Si Ace Casper De Vera sa detalye. Nagdulot ng pangamba sa mga dumadaan na motorista ang pagbagsak ng mga malalaking bato sa daan, bunga ng ginagawang road widening sa pagitan ng San Vicente Berac at Marinawa Bayan ng Bato na kung saan ay kinakatkat ang gilid ng bundok. Dahil sa malakas na pag-ulan kahapon ay maaaring lumambot ang lupa na naging dahilan upang ito ay gumuho at gumulong ang malalaking bato sa daan. Nagresulta naman ang insidente ng mahabang traffic sa mga motorista sa pangamba na tumawid sa landslide dahil sa patuloy na pagbagsak ng mga bato. Sa kasalukuyan ay inaayos na ang landslide upang matiyak na ligtas na makadadaan ang mga motorista sa lugar. Mula rito sa Beracatanuanes para sa Eagle News, Ace Casper De Vera, we live in interesting times. Apektado ng tubig baha ang 5 barangay sa Zamboanga City. May detalye si Angelica Balubayan. 5 barangay sa Zamboanga City ay winasak ng matinding baha dahil sa bagyong Opil.
ang ZCDRRMO kasabay ang ibang mga ahensya ay nag-facilitate sa barangay Patalon dahil sa matinding baha. Ito ay dahil umano sa napakalakas na ulan at dahil rin sa pagbagsak ng riprap facility. Ang ilang bahay ay naanod sa baha, kung kaya ang mga pamilya ay dinala sa covered court upang doon ay pansamantalang magpahinga. Mula po dito sa Zamboanga City, Angelica Balubayan, we live in interesting times. 5.4 magnitude na lindol naramdaman sa Occidental Mindoro, si MJ Marfil sa detalye. Kanina lamang alas 4:06 ng umaga ngayong araw ay naramdaman dito sa bayan ng Mamburo, Occidental Mindoro ang pagyanig ng lupa dulot ng 5.4 magnitude na lindol na ang epicenter ay sa bayan ng Look, Occidental Mindoro ayon sa impormasyon mula sa PVOX. Sandali lamang ang nasabing lindol at hindi nagtagal. Wala namang naitala na nasaktan sa ating mga kababayan dito at wala ding napinsala o bumagsak na gusali at mga kabahayan. Mula dito sa Mamburo, Occidental Mindoro para sa Eagle News, ako si MJ Marfil. We live in interesting times. Pamahalaang bayan ng Baliwag, Bulacan, nagbabala sa publiko kaugnay sa mga kumakalat na peking pera. Si Nori Fidel sa detalye. Tapos makatanggap ng mga reklamo mula sa ilang tindera at negosyante sa palengke dito sa bayan ng Baliwag, ay agad nagbabala sa publiko ang tanggapan ni Mayor Ferdy Estrella, punong bayan ng Baliwag, Bulacan, kaugnay sa mga kumakalat na peking pera. Kahapon at hanggang kanina ay nakatanggap ng reklamo ang ilang tindera sa palengke, maging ang ilang negosyante na nakatanggap sila ng mga peking pera na ibinabayad sa kanila mula sa mga mapagsamantalang mamimili. Ayon kay Ms. Melanie Cruz, Chief of Staff ni Mayor Estrella, agad na nagpalabas ng babala sa publiko, partikular na sa mga negosyante na maging mapagmatsyag at siyasating mabuti ang mga perang ibinabayad sa kanila upang maiwasan ang pagkalat ng mga peking pera na may denominasyon na 500,000 piso. Panawagan naman ng mga tindera at ilang negosyante na huwag gawing dahilan na mahirap ang buhay dala ng COVID-19 pandemic upang samantalahin ang mga ganitong masasamang gawain. Sa ngayon ay tinatayang nasa 7,000 piso na ang naitalang mga peking pera. Para sa Eagle News, Nori Fidel, we live in interesting times. Sa iba pang balita, huli ang isang guro sa isinagawang bypass operation sa Pagadian City. May detalye si Catherine Aranas. Naaresto ang isang guro sa isinasagawang drug bypass operation ng PDEA Zamboanga del Sur Provincial Office at Regional Drug Enforcement Unit 9 sa Purok San Francisco, San Jose, Pagadian City. Ang naarestong suspect ay kinilalang si Norberto Cesar Bana Apiag II. Alias Borgi, isang senior high school teacher sa Lantian, Labangan, Zamboanga del Sur. Sa isinasagawang operasyon ng mga otoridad, nakumpiska ang humigit kumulang na 1 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 piso, 1,000 na mark money, 1 Marlboro box na walang laman na pinaglalagyan ng nasabing droga at 1 motorsiklo. Ang suspect ay nahaharap sa korte dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Pagadian City, para sa Eagle News, Catherine Aranyas, we live in interesting times. Mahigit sa 7,000,000 pisong halaga ng ilegal na droga nasabat sa PNP operation sa Laguna. Si Antonio Laguni Jr. sa detalye. Naging matagumpay ang isinagawang joint operation ng PDEA NCR, PDEA Laguna, PNP San Pedro at PIU Laguna sa isinagawang nilang bypass operation sa Villa Olympia, San Pedro sa nasabing lalawigan sa pamamagitan ng kanilang designated poster buyer kasama ang confidential informant. Arestado si Marco Alejandro, ang kanilang main target na dati nang nakulong sa Bilibid dahil sa pagbebenta ng party drugs. Arestado din si Steve Gonzalez, kanyang main distributor ng illegal na droga sa Manila at mga kasama nitong sina Ariel Santos at Jax Bueno. Nakumpis ka sa kanila ang 1 kilong hinihinalang sabu na may street value na 6.7 million pesos. Nasamsam din sa mga suspect ang iba't ibang Hillside Transparent Plastic Sachet na umanay sabu, 5 capsule na hinihinalang ecstasy, mga drug paraphernalia at 1 Mitsubishi Montero vehicle. Sa kabuuan, mahigit kumulang 7,000,000 halaga ng mga nasabing illegal na droga ang nasamsam ng mga otoridad sa mga suspect na hindi nagbigay ng kanilang pahayag. Mula sa Laguna, kasama si Bayani Esma para sa Eagle News, ako si Antonio Laguna Jr. We live in interesting times.
Isa patay at isa arestado sa isinagawang bypass operation sa Santa Rosa, Laguna. Si Edna Mayores sa detalye. Patay ang sinasabing leader ng Balomia Drug and Rabir Group na nag-operate sa 1st District ng Laguna sa isinagawang drug buy bust operation ng Santa Rosa City Police Drug Enforcement Team sa Barangay Caingin. Kinilala ang napatay na suspect na si Congrad Torres Alomia aka Sedi, 26 anyos, habang arestado naman ang live-in partner nito na sinasabing kasama sa pakikipagtransaksyon sa police officer na nagpanggap na pusher buyer. Sila ay kapwa naninirahan sa nabanggit na barangay. Nauna na umanong magpaputok ng baril si Torres nang makaharatang pulis ang katransaksyon nito. Kaya napilitang gumanti ng putok ang kapulisan at tinamaan ang suspect sa dibdib na naging sanhi ng agaran nitong kamatayan. Nadala pa sana sa pagamutan si Torres, subalit idiniklara na itong dead on arrival ng attending physician. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang kalibri 38 yung baril, isang fired bullet at isang fragment bullet habang nakuha sa posisyon ng suspect ang 10 sachet na hinihinala lang siya buo at isang sachet naman ang nakuha sa live-in partner nito na tumangging magbigay ng pahayag. At ngayon ay nasa custodial facility na ng Santa Rosa City Police at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa Eagle News, Edna Mayores, we live in interesting times. Sa iba pang balita, inararo ng isang dump truck na nawala ng preno ang ilang kabahayan at sasakyan sa Davao City. Si Michelle Arellano sa detalye. Isang dump truck ang nawala ng preno sa kahabaan ng Diversion Road Gap Farm, Davao City. Inararo nito ang ilang sasakyan at kabahayan na malapit sa naturang daan. Nagdulot naman ang aksidenteng ito ng malubhang trapiko. Sa kasalukuyan ay patuloy ang sinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad. Inaalam nila ang kabuuang danyos nito at ang kalagayan ng mga nasaktan o nasugatan sa nangyaring aksidente. Mula dito sa Davao City, para sa Eagle News, Michelle Arellano, we live in interesting times. Isang bagong silang na sanggol na babae ang inabandona sa tabing kalsada sa Liliw, Laguna. Si Joanne Lynn sa detalye. Isang bagong silang na sanggol na babae ang inabandona sa tabi ng kalsada sa Purok 1, Barangay Kalumpang sa bayan ng Liliw, Laguna, Biyernes ng umaga. Ayon sa nakakita sa sanggol na si Wilson Tobong Banwa, dahil sa pagod at init ng panahon ay saglit siyang nagpahinga sa ilalim ng puno sa tabing kalsada. Nang may marinig siyang iyak ng sanggol, nagpatulong siya sa isang tricycle driver upang puntahan ang pinagmumula ng iyak ng bata at dito'y tumambad sa kanila ang bata na kapapanganak pa lamang na nakabalot lamang ng tuwalya. Oh. Tapos may tumigil. May umiyak ulit. Hindi ko yung pinansin. Sa tuloy-tuloy pa rin paglalaro ko sa cellphone. Pero may umiyak. Pero tinitingnan ko, akala ko naman pusa. Oo, ano man lang. Basta hindi ko siya nilapitan. Tapos, yung sabi ko, parang may bata talagang umiiyak. Agad silang humingi ng tulong sa mga barangay official na malapit sa lugar at dumating din ang mga miyembro ng PNP na siyang dumampot sa bata at agad na itong dinala sa pinakamalapit na pagamutan upang masuri agad ang kondisyon at malaman kung nasa mabuti itong kalagayan. Ang nasabing sanggol ay nasa pangangalaga ngayon ng DSWD Liliw, Laguna. Inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang ina ng bata. Mula sa Laguna, kasama si Ronaldo Duran para sa Eagle News. Ako si Joanne Lynn. Ang iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Sumaya tayong lahat. Kesaya-saya. Arsena, abangan niyo po ako and the rest of the Barkada and your favorite OPM artists on Letters and Music. Prime time na! Mula Monday to Friday, 8 p.m. only on Net 25. See you! Tuloy tayo sa ating mga balita. Inaalala ang kabayanihan ang mga sundalong nasawi sa bakbakan sa Marawi City. Si Richard de la Cruz sa detalye. Matagumpay na ni isinagawa ang pag-alaala sa kabayanihang nagawa
ng mga pulis at militar na namatay sa bakbakan sa mga bandidong Mauti-IC sa Marawi, Lanao del Sur. Bilang pagsalulo sa kabayanihang nagawa ng mga namatay, mismong si AFP Chief of Staff Major General Gilbert Gapay, Secretary Eduardo de Rosario, Major General Andre Centeno, Brigadier General Rolando Anduyan, Mayor Mahul Gandambra, City Mayor ng Marawi City at iba't ibang opisyal ng gobyerno bilang pagsaludo sa pagbuwis ng kanilang buhay para sa kapayapaan ng Marawi at ng buong bansa. Nag-alay ng bulaklak ang mga opisyal. Siniguro ni AFP Chief of Staff Major General Gilbert Gapay na hindi na maulit ang nangyari sa Marawi at maibalik sa dating mapayapat maunlad ito. Kaya mahigpit na ipinatutupad ang seguridad sa lugar. Maging ang kampanya kontra terorismo ay nagpatuloy sa tulong ng local government at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ay marami na rin ang may matatag na hanap buhay sa Marawi dahil iba't ibang programa ng Pangulong Rodrigo Duterte ang patuloy na implement. Kahit sa panahon ng pandemic ay hindi nahadlangan ang mga programa ng gobyerno. Matulukan ang problema sa terorismo. Ang mensahe ng AFP Chief of Staff ay nagbigay ng inspirasyon sa mga mamamayan maging mapayapa ang Marawi City at hindi na maulit ang nangyari na dahil sa labanan, maraming buhay ang nawala at pagkasira ng maraming bahay sa Ground Zero. Liberated 3 years ago, all the road to ISIS details were neutralized. Then we were able to, lahat ang pumasok dito, most of them got killed during the encounters, during the 5-month siege, and some were driven away. But it doesn't mean that they're gone enough. We have been receiving reports that there's been attempts to recruit. Para sa Eagle News, Richard De La Cruz, we live in interesting times. Sinimula na ang road concreting sa Dalas, Talusan, Balingasag, Misamis Oriental. May detalyes si Flory Faith Sabalya. Nagpatuloy ang paghahanda sa gagawing road concreting sa sityo Dalas, Barangay Talusan hanggang sa Tulay Grande, Barangay Linggangaw, sa road ng Balingasag. Ang daang ito ang magsisilbing isa sa diversion road kung nagmula ka sa sentro ng lungsod ng Balingasag, daraan sa Barangay 4 Highway, papunta sa Tulay Grande, Barangay Linggangaw at lalabas sa sentro ng Barangay Talusan ng Talusan Highway. Ikinatuwa ng mga tao at ng mga pasahero, lalo na ng mga driver ng sasakyan, na sinimula na ang paghahanda ng pagkonkreto ng nasabing daan. Sinasabing mas mapapadali rin ito ang paghahatid ng mga magsasaka sa kanilang mga produkto, alang-alang na rin sa kanilang panghanap buhay. Sa gitna ng pandemya ay patuloy pa rin ang pagpapatupad sa mga proyekto na nakahanay na alang-alang sa Balingasag. Para sa Eagle News, Flory Faith Sabalya, we live in interesting times. Mga water lily na inanot sa baybaying dagat ng Maribeles agad inaksyonan ng DNR Bataan. Si Larry Biscocho sa detalye. Matapos maanod sa baybaying dagat ng Maribeles ang makapal na basura dulot ng water lily, partikular na sa Barangay Sisiman, ay agad inaksyonan ng DNR Bataan na kung saan agad nagsagawa ng coastal cleanup ang mga tauhan ng DNR Bataan o mga itinalagang estero ranger ng DNR sa nasabing barangay upang pangalagaan ang baybaying dagat bilang bahagi ng Manila Bay Restoration na kung saan malaking bahagi ng baybaying dagat ng Bataan ay nasasakupan ng Manila Bay. Ayon kay Provincial Environment Natural Resources Officer Raul Halili Mamak, nasa 80 na estero ranger ang kanilang itinalaga sa mga baybaying dagat ng Bataan na nasasakupan ng Manila Bay para patuloy na magsagawa ng rehabilitasyon o araw-araw na paglilinis sa mga basura na nagkalat sa baybaying dagat at mga ilog o sapa malapit sa mga dalampasigan na tinatangay ng baha o malalaking alon at malakas na hangin.
katuwang din ng mga estero ranger sa pag-monitor at pag-inspeksyon ng mga DNR sa mga establishment, industries at iba't ibang pasilidad. Dagdag pa ni Mamak, inaatasan din ng mga estero ranger na maging frontliner sa panahon ngayon ng pandemya, particular na sa mga checkpoint at relief operation ng mga barangay. Ang mga estero ranger ay may kanya-kanyang area of responsibility sa mga baybaying dagat upang matutukan ang isinasagawang Manila Bay Restoration ng DNR sa Bataan. Para sa Eagle News, Larry Biscocho, we live in interesting times. World Migratory Bird Day, ipinagdiwang ng DNR Central Luzon. Si Den Mauricio Plasio sa detalye. Ang World Migratory Bird Day ay pinagdiwang ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Central Luzon at Wetlands International sa pamamagitan ng isang webinar. Ang naging tagapagsalita ay ang Senior Ecologist and Associate Expert ng Wetlands International, Ginoong Arnie Jensen. Dinalakay ni Ginoong Jensen ang kahalagahan ng mga migratory birds sa Manila Bay at higit lalo sa Bulacan. Kasama sa kanyang tinalakay kung bakit kailangan nating ingatan, pangalagaan at panatilihin ng ekosistema o ekosistema tirahan ng mga ibon. Binigyan din ni Ginoong Jensen na ang mga migratory birds ay kinukonekta ang Pilipinas sa mundo dahil ang ating bansa ay nasa kalagitnaan ng daanan o flyway ng mga ibon na galing sa malalamig na bansa upang magpahinga o maghintay matapos ang taglamig sa bansang kanilang pinagmulat. Ayon naman sa pambungad na mensahe ng Regional Executive Director ng DNR Central Luzon, Paquito Moreno Jr., ay pinaigting na ng DNR ang kanilang partnership sa mga lokal na komunidad upang mapanatili at mailigtas ang mga lugar na basang lupa o wetland sa buong rehiyon. Mula sa Bulacan, para sa Eagle News, Den Mauricio Clasio, we live in interesting times. Mga ipinagmamalaking craft, artwork at mga katutubong produkto na ibinida sa isang mall dinagsan ng mga mamimili sa Binggit. Si Freddy Rolyoda sa detalye. Dito sa lugar natin kinalalagyan ay nakalagay ang iba't ibang mga produkto na ito'y gawa ng ating mga kababayang mga igurot. Ibinida ng mga group artists ang iba't ibang produkto sa isang kilalang mall sa Baguio City bilang mahalagang aktibidad na isinasagawa tuwing sumasapit ang pagdiriwang ng Adivay o Agritourism Fest Activities. Bale, during this pandemic, sir, tulong-tulong naman po lahat from city government, mga government agencies like BPI, UP, tapos ang Baki, pasahalye, pumutulong din po sa lahat ng artist, lahat din po ng mga crafters. As much as possible, matulungan nila lahat. Ang naturang aktibidad bilang muling pagdiskobre sa mayamang kultura, tradisyon at mayamang kasaysayan ng lalawigan ng Benguet na kinabibilangan ng mga sakop na munisipalidad tulad ng La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba at lungsod ng Baguio. Ayon kay Miss Helena Butigan, junior artist sa isang kilalang pamantasan sa lungsod, ang aktibidad ay isang magandang oportunidad para maipakita na mga kabataan ang kanilang katutubo at angking kalaman sa larangan ng pagguhit, pagpinta, craftsmanship, paggawa ng mga produktong napapanahon at pakinabang lalo na sa panahon ng pandemya na kung saan maraming mga tao ang nawala ng hanap buhay dahil sa kaso ng COVID-19 sa Cordillera Region. Ayon pa kay Butigan, ang mga ganitong aktibidad ay hindi lang para makilala ang mga natatanging gawa kundi maipromote din ang angking talento ng mga taga-Benguet at Baguio na isusulong ang mga katutubong kaalaman, craftsmanship, culture, arts, trade and industry sa Benguet. Dagdag pa ng junior artist na isang hakbang din ito para lalo pang mapatatag ang tourism industry, mapalago ang business employment opportunities na kung saan maraming mga tao ang natutulungan para sumiglang muli ang mga trabaho o kabuhayan na matagal na panahong nabakante dahil sa pandemic crisis. Nagpahayag naman ang pagsuporta ng ilang sektor, grupo at individual sa naturang aktibidad na kung saan ayon sa kanila, malaking tulong ito sa nakakarami at inspirasyon para lalong maging masikap at masipag ngayong araw at panahon ng new normal. Mula dito sa Baguio City, Pedro Lluda, Eagle News, we live in interesting times.
At yan ang mga balitang tinutukan ng ating mga Agila correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang Agila probinsya ay mapapanood rin ng live sa www.eaglenews.ph mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. At kung may nais kayong report sa inyong probinsya, maaaring mag-email sa aglaprobinsya25@gmail.com. Ako po si Mary Ochoa. We live in interesting times.